ito siya, guys. Isa ito sa mga herbal ko. Siya ay mahaba na. Kaya mamaya puputulin natin ito. At siya naman ay patutuyuin ko. Kasi siya ay hindi na naubos sa kakaano. Yung, kasi ginagamit ko siya sa ano, yung ibababad sa tubig. Tapos yung tubig ay iinumin mo. Sa sobra kasi ng dami, hindi ko siya na gagamit lahat. Kaya ang gagawin ko, i-dry ko na siya. For next year na gagawin ko siyang cha. Oo, ito yan siya. Ito pala yung ano ko. Ito yung ang palaya ko, talagang nakatago siya kasi sa ano, sa gabi may ano siya, may kumot. Tinatakpan ko siya. Ito yung sa gabi. Yan, nakatakip yan. At sa araw, binubuksan ko para naman makakitin ng araw. So, ito na naman siya. Ito ay napakalago. Ang haba na. Kaya, gugupitin ko din. Ha-harvest ko na siya kasi hindi na din nauubos sa pag ano yung ilalagay ko sa mga inumin. Kung minsan nilalagay ko sa ano pag kami nagka-cocktail, pero sa ngayon bihira lang kaming nag-iinuman sa terrace kasi malamig ang weather. Kaya nga nitong summer ano palagi kaming kunwari nag-iinuman kasama yung asawa ko, at minsan may mga bisita. Pero ngayon sa pandemic walang masyadong bisita, kaya bihira lang din ang inuman. Kaya ito napaka ano din, napakabango nito, kaya maganda din itong gawing cha. So mamaya puputulin ko at ano ko siya din, ihahang. Ito na naman ibang klase ng herbal, siya din ay napakabango. Tayo'y mag-aano na din, mag-harvest nito kasi ano na din, medyo mahaba na, at saka sayang lang din pag matigas na yung dahon, ano na din, yung parang hindi na din masyadong maganda. Kaya puputulin ko siya, i-dry ko na din para next year marami akong sariling cha na iipon. Okay. Ito naman, napakaganda niya. Talagang ano din. Isang klase din ito ng herbal. Kaya, medyo hindi pa masyadong mahaba. Pero, puputulin ko na din. Kasi, the more na maputulan mo siya ng maaga, mas lalago siya ng husto. Kaya, ang ganda ng kulay, diba? Yung ay pwede din gawing bulaklak. Maano din siya, masarap pag ginawang cha. Kasi napaka-strong yung menthol niya. Talagang masarap. Ito naman, guys, ang rosemary ko. Napakatanda na nito. Ano na ito, more than 5 years old. Yan, tingnan nyo. Talagang ano na siya, matanda na. Kaya, yung gugupitan ko para lalago din siya ng gusto. Yung dahon niya, bihira ko lang din ginagamit kasi bihira lang naman ako nag-ano ng yung potato pag yung ibibake mo sa, ilalagay mo sa oven, yung buong potato. O nakahiwa din parang wedge. Masarap din ito. Mangangamoy ang Kaso yung asawa ko ayaw kasi pag natatanggal yung dahon ay matigas yan nakakabulol sa sa lalamunan pag pag nalulunok. Nagagalit yung asawa ko kaya bihira ko din siyang ginagamit kasi
Yung asawa ko'y napaka ano, sensitive ng ano ng kanyan. Guys, ito na yung mga herbal ko na ipatutuyo ko. Gagawing mga cha. Ito yan. Nakatali na yan siya. Tapos, ihahang ko sa loob ng bahay kubo namin. Ito naman is another. Ito naman. Napakarami. Ito siya yun. Ito siya. Yeah. Napakarami ano. Ay, siguro ang dami kong maha-harvest this year. Ito. Yan. So, kasi paumpisa na ang summertime. Siya ay ano na. Madali na siyang matutuyo. Mamaya dadalhin ko doon sa bahay kubo namin. Doon ko siya ihahang. Okay, guys. Kakain muna kami. Ano? Ito yan siya. Yan. Yan, ganyan yan.